Pamilyar ba sa'yo yung feeling na parang naliligaw ka sa friend zone? May gusto ka sa isang babae, pero kaibigan lang ang tingin niya sa'yo. Nakakalito, di ba? Gusto mong mapalapit sa kanya, pero gusto mo rin ng something more. Nagiging komplikado tuloy, pero huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Maraming lalaki ang nakakaranas nito. Ang totoo, minsan talaga, mahirap i-handle ang pakikipagkaibigan sa babae, lalo na't may feelings na pala. Minsan masaya kayong magkasama, tapos biglang mapapaisip ka kung pareho ba kayo ng nararamdaman. Parang roller coaster, nakakalito. Kadalasan, ang paggalitong ito ay dahil sa mga mixed signals. Minsan malambing siya, minsan naman parang ang layo niya. Nakakahilo, di ba? Pero tandaan mo, iba-iba ang paraan ng tao sa pagpapakita ng nararamdaman. Hindi porket mabait at friendly siya, may gusto na rin siya sa'yo. So, paano nga ba natin malalampasan ang labirintong ito? Unang hakbang alamin natin kung bakit nagiging komplikado ang lahat. Simulan natin. Maraming pasikot-sikot pagdating sa usapang relasyon. Tinuruan tayong mga lalaki ang dapat nanliligaw at ang mga babae naman ang nililigawan. Dahil dito, nakakaramdam tayo ng pressure at takot na magtapat ng nararamdaman. Tapos, may takot pa na baka masira ang pagkaibigan. Siyempre, sino ba naman ang gustong mawala ng kaibigan, di ba? Kaya tayo nag-aalangan, nag-iisip ng kung ano-ano, at minsan pinalalampas na lang ang pagkakataon para maging tapat. Pero alam mo, okay lang naman na sabihin mo ang nararamdaman mo, basta't maayos ang pagkasabi. Okay lang na magtanong kung ano ba talaga ang estado ninyo, at alam mo kung ano pa. Okay lang din kahit hindi siya ganoon ang nararamdaman, masakit ang rejection, pero mas mahirap mabuhay sa kalituhan. Tandaan, mahalaga ang katatan at respeto. Alamin pa natin yan. Napakahalaga ng komunikasyon sa kahit anong relasyon, lalo na kung may feelings na nga. Ang pagtatago ng nararamdaman ay magdudulot lang ng hindi pagkakaintindihan at samaan ng loob. Sa halip na magparamdam o magpahaging, diretsahin mo na. Sabihin mo sa kanya ang nararamdaman mo. Pero tandaan, ang pagiging tapat ay hindi nangangahulugang maging bastos ka. Maging mahinahon at magalang sa pakikipag-usap. Makinig sa sasabihin niya nang hindi sumasabat. Mahalaga na maintindihan mo ang panig niya, kahit na hindi ito ang gusto mong marinig. Ang bukas na komunikasyon ang pundasyon ng matibay na relasyon, romantiko man o hindi. Ang tiwala ay hindi lang dapat sa isang tao lang nang gagaling. Kailangan mong magtiwala sa sarili mong nararamdaman at magtiwala sa kaibigan mo. Kung mayroon kang nararamdamang doubt, huwag kang matakot na pag-usapan ito. Pero gawin mo ito ng maayos, hindi yung parang naghihinala ka. Normal lang na makaramdam ng selos at insecurity, lalo na kung may gusto ka sa isang kaibigan. Tandaan, may karapatan siyang magkaroon ng ibang kaibigan, katulad mo. Magtiwala ka sa kanya at bigyan mo siya ng benefit of the doubt. Huwag mong hayaan na masira ng insecurity mo ang maganda ninyong pagkakaibigan. Nakakaramdam ka ba ng selos? Normal lang yan, pero huwag mong hayaan na controlling ka nito. Ang selos ay madalas na nag-uugat sa insecurity. Sa halip na magalit, gamitin mo itong opportunity para mag-reflect. Tanungin mo ang sarili mo, bakit ako nakakaramdam ng ganito? Ano ba ang sinasabi sa akin ng insecurities ko? Mag-focus ka sa pagbuo ng self-confidence at self-worth. Tandaan, karapat-dapat ka sa pagmamahal at kaligayahan. Huwag mong hayaan na masira ng selos ang mga pakikipagkaibigan mo. Kailangan ng effort, katapatan at respeto para magkaroon ng matibay na pakikipagkaibigan sa mga babae, lalo na kung may halong feelings na. Parang balancing act lang yan. Pero, kaya yan. Tandaan na maging bukas ang komunikasyon at maging tapat. Huwag kang matakot na ipakita ang nararamdaman mo, pero siguraduhin mong maayos at may respeto ang pagsasabi mo. Magtiwala ka sa sarili mo at sa kaibigan mo. At ang pinaka-importante sa lahat, pagtibayin mo ang tiwala mo sa sarili mo at harapin mo ang mga insecurities mo. Posible ang magkaroon ng healthy at fulfilling na pakikipagkaibigan sa mga babae. Kaya sige na, be yourself ka lang at buuin mo ang mga koneksyon na deserve mo.